Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. What is the true meaning of Sabbath? Ano ang tunay na kahulugan ng araw ng pamamahinga? Sa ika-apat sa sampung utos na ibinigay ni Yahweh kay Moses, sa Exodus 20 verse 8 ay mababasang, "Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga." Sa Hebrew, ang kahulugan ng Sabbath ay to rest from labor. Pamamahinga mula sa mga regular na ginagawa o trabaho. At ang make it holy naman ay the rest day must be dedicated for the Lord. Ang araw na pamamahinga ay para sa Diyos. Ibinahagi ni Timothy Keller, isang reformista, ang dalawang bagay na dapat tandaan sa utos na ito tungkol sa araw ng pamamahinga. Una, ang araw ng pamamahinga ay isang napakahalagang practice o pagsasanay. Sa ating buhay, iniutos ng Diyos ang ritmo o tugtugin ng pagtatrabaho at pamamahinga. Isang katotohanan na mismong ang Diyos ang nagpakita ng isang halimbawa. Mula sa aklat ni Moses ay malalaman na ng likhain ng Diyos ang buong sanlibutan ay ginawa niya ito sa loob ng anim na araw at ng ikapitong araw siya ay nagpahinga. Anim na araw kung nilikha ang langit at ang lupa, ang mga dagat at lahat ng mga ito, ngunit namahinga ako sa ikapitong araw kaya't ito'y aking pinagpala, tinilaan para sa akin mula sa aklat ng Genesis. Si Yahweh rin ang gumawa ng pamamahinga o rest. Napagod ba ang Diyos kaya siya namahinga? Napapagod ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Siyempre, hindi. Makikita na namahinga ang Diyos upang pagmasdan niya ang kanyang nilikha at ang kanyang sinabi, "Napakaganda." Namahinga siya upang magsaya at makita ang kagandahan ng kanyang nilikha. God was so satisfied with His creation, kaya nga iniutos niya sa mga Hudyo, sa pamamagitan ni Moses na tandaan ninyo at ilaan sa akin ang araw ng pamamahinga. Sa mga Hudyo, ang tawag dito ay Sabbath. Napakahalaga na meron tayong isang araw ng pamamahinga sa loob ng isang linggo dahil tayong mga tao ay napapagod. Nai-stress, nababagot, kaya tayo ay inuutosang mamahinga. Maraming buti ang maidudulot ng pamamahinga sa buhay ng tao. Mula sa pananaliksik ng Integris Health na matatagpuan din sa internet, rest is vital for better mental health. Increased concentration and memory, a healthier immune system, reduced stress, improve mood and even a better metabolism. Mapapanatili ang kalusugan ng iyong pagkatao at ahaba ang iyong buhay o pagiging produktibo kapag sapat ang iyong pamamahinga. Masama sa katawan at isip na isang tao ang tinatawag na overworked o sobrang trabaho. Ang sabi nga ni Thomas Edison, "The perils of overwork are slight compared with the dangers of inactivity." Para sa siyentipikong ito, ang panganib sa sobrang pagtrabaho ay para na rin panganib sa di ka nagtrabaho. Walang kaibahan ang sobrang pagtatrabaho sa hindi pagtatrabaho. Pangalawang katotohanan, ang Sabbath ay naguutos na alagaan natin ang ating kaluluwa, katawan o buong pagkatao. Hindi lamang katawang lupa, kundi pati na rin ang ating kaluluwa at espiritu. Ang sabi nga ni San Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, chapter 5, 23, "At pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa
at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ating matututunan na higit sa pangpisikal at pangkaisibang buti. Na dulot nito, iniuutos ng Diyos na gawing banal ang araw ng pamamahinga. Ang wika niya, sa Eksodo, 6 na araw ka magtrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga at sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. 6 na araw ko nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at lahat ng mga ito. Ngunit na mahinga ako sa 7 araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ang kautosang ito ay literal para sa mga Hudyo. Pero ayon din sa kultura, ay pwedeng maisagawa dahil makabubuti naman ito. Nagmungkahi ang theologyofwork.com kung papaano pwede maidaos ang araw ng pamamahinga. Una, tandaan na ang araw ng pamamahinga ay araw ng pagsamba. Ito ay para sa Diyos. Dumalo na lingguhang pagsamba, magbasa ng Biblia, manalangin at gumawa ng mabuti, maglingkod sa iba. Ikalawa, kilalanin ang Diyos sa lahat ng bagay na meron ka. Ang iyong talento, kakayanan o pag-aari, lahat ng ito ay galing sa Kanya. Ikatlo, dumepende lagi sa Diyos sa iyong trabaho, negosyo, pamilya, sa buong buhay mo. Aking idinagdag ang 3 katotohanan na dapat nating malaman. Ang araw ng pamamahinga ay may mas malalim at tunay na sustansya o kahulugan. Tama po na sa bagong tipan ay itinuro ang mas malalim na kahulugan ng pamamahinga. Sa aklat ng Hebreo chapter 4, 9-10 ay mababasang kung paanong nagpahinga ang Diyos sa 7 araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha, ang tunay na kapahingahan ay masusumpungan lamang kapag ang tao ay nanampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang ginawa doon sa krus. Ang kahulugan nito ay wala tayong ginawa o tinrabaho upang magkaroon ng kaligtasan, kundi ang kaligtasan na ating pinanampalatayanan ang Panginoong Hesukristo, lahat ng ginawa at tinrabaho nito ay galing lahat sa Panginoong Hesus. Ang kanyang paghihirap, kamatayan sa krus at pagkabuhay na mag-uli ang nagbigay sa atin ng tunay na kapahingahan na ang sukdulan nito kapag naroon na tayo sa bagong lupa at langit, sa bagong Jerusalem na ating inaasahan. Amen. Naranasan mo na ba ang tunay na araw ng pamamahinga na ito o ng Sabbath na ito? Habang tayo ay naririto pa sa lupa, ay pwede tayong makaranas ng kapaguran sa ating mga ginagawa at sa paglalantay ng ating pananampalataya, mga pagsubok para sa ating ikabubuti, at doon ay nag-anyaya rin si Jesus na tayo ay mamahinga. Siya ang ating Sabbath o tunay na kapahingahan. Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at kay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Totoo, hindi tayo ligtas sa epekto ng mga negatibong bagay na nagaganap sa ating paligid habang naririto pa tayo sa lupa. Mga dulot ng kahirapan sa ekonomiya, kaguluhang pampolitikal, mga isyong ekolojikal, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kasamaang laganap
o maging problemang sosyal o maging sa pagkakapatiran. Ang tamang solusyon sa mga ito, tanggapin ang imbitasyon ng Panginoong Hesus. Panampalatayanan siya, gawin siyang tagapagligtas ng iyong buhay. Matatamo natin ang kapayapaan at kagalakan hindi lamang isang araw, kundi araw-araw dahil kay Jesus, araw-araw ay may kapasya. Share Jesus. Subscribe. God bless. Follow TV. Go, go, go.